Maganda, sexy, oh, hindi ba talaga naman, okay? Kinahumalingan, humalingan daw yan ni Mang Sex 2. Okay? Ganda-ganda nga naman niya, oh. At saka, gisabi nila siya daw magiging future first lady. Tumigil ka dyan, tumigil ka dyan. Sandali, sandali. Bakit nandito ka sa pamamahay ko? Magkakuhanin ganyang bridesmaid! Matapos niyang kunin sa akin ang lahat. Matapos niyang singutin ang aking mga matapos niyang... kaligayahan matapos niyang nakawin ng matapos niya mat... Tama, nakuha ko na lahat ng sinasabi matapos mo. Matapos niyang kunin ang aking pagkababae ay para basta lang niya ako gusto niya itapon na para bang yun dahil baka nang mukhaon gay siyang taba, yan lang kung itapon dahil. Agoy! Sus, alaba daw, di ka lang, italaba lang, igaiyak-iyak ka. O, teka nga muna, ano ngayon ang gusto mong mangyari? Aling Precious, tulungan niyo ako. Gusto ko pakasalan ako ni Sexto. I-convince niyo ho siya na pakasalan niya ako. Itayo niya ho yung aking karangalan. Barangay Captain pa naman ho siya, pero immoral ho siya. Kapalano, Barangay Captain siya. Aba, hindi pwede yung asal na ganyan na parang namumuhay siyang immoral. Kung gusto niyang mamuhay na immoral, dapat ay mag-resign siya. Ha? Teka ho, mag-resign? Oh. Ah, Aling Precious, kasi pumunta ho ako dito para humingi ng tulong sa'yo para pakasalan ako ni Sexto, pero hindi ko sinabing mag-resign siya. Ano ang magiging sabi niya sa akin? Ano ang magiging sabi niya sa akin? Ano daw? Anong isa? Aling Precious, tulungan niyo ako. Kasi nabalitaan ko dito kung bago lang ho daw kayo dito sa barangay na to, kung kailangan niyo ho ng tulong, sa inyo lang po daw tatagbo at siya tutulungan daw po. Nang oto pa ito. Sige. Tutulungan kita. Alam niyo naman ho siguro yung pakiramdam ng isang babaeng halos, di ba ginawang pagparausan na lang na isang lalaki. Ay! Hindi yan totoo. Actually, matagal na siyang hindi nakaramdam ng feelings na ganun. Tingil ka nga dyan, ha? Baka mapilihin kita. Princess. Alam mo, naisip ko, hindi lang niya sa ginawa sa'yo yan sa'yo. Kundi, ginawa niya sa lahat ng kababaihan sa barangay na ito. Ginawa yung sa akin ni Mang Sex 2? Yake! Ito'y isang issue laban sa kababaihan. Ipaglalaban natin ang mga kababaihan. Mabuhay ang mga kababaihan! Bukas na bukas, magtatatag tayo ng isang rally laban kay Sixto! Rally! Mm-mm. Pwede ba ako mag-song number? Hindi, pwede ka magsayaw. Paano yung sayaw mo? Yan, pwede yan. Tama na, tumigil. Hayaan mo, eh. Ipaglalaban ka namin laban kay Sixto! Bukas. Anong ako pagbabayarin niya? Ano, naluluo ka na ba siya? Ay, wala naman akong utang dun, eh. Bakit niya ako pagbabayaran, ha? Ito sabihin mo sa kanya, hindi ko siya uurungan. Hinding-hindi. Aba, ako pa ang magbabayad. Basta sabihin mo, hindi... Oo! Pare, pwede bang makahingi ng tulong sa iyo? Tutal, lalabas naman yung mga barangay tanod mamaya. Ay, pag nakita naman ninyo si Gordon, isabihin ninyo umuwi na siya. Ah, wala kaming problema mag-ama. Eh, basta lang, eh, pauwiin na lang ninyo, ha? Okay, salamat, ha? Pambihirang buhay, ari, eh. Ano ba naman ito? Ang nangyayari sa akin? Naguho na ang aking political career. Yan pampresyosang yan, naghahamon pa magdebate kami. Pagkatapos ilalayasan ako ng anak, pagkasaklap ng buhay ko, Diyos ko! Tapos si hinahabol ako. Hinahabol ako ng napakaganda at sexy babae. Pagkasaklap ng buhay, Diyos ko. Anong gagawin ko?
Hello? Ate Norma, ay tawagin mo na lang ako sa pangalang Gardo Bersosa. Ate Norma, tulungan niyo ako. Ilabas mo. Ilabas mo lahat ang iyong hinanakit sa buhay, Gardo. Ay, Ate Norma, ako po ay hinahabol ng isang maganda at sexing babae. Namang problema ka ba o nagyayabang? At itong sexy, magandang babaeng ito, ay gustong pakasalan ko siya. Talagang hindi ka nagyayabang, ha? Pero, Ate Norma, pag pinakasalan ko siya, babalik na ang tiwala ng buong barangay sa akin. Ngunit, dadapuat, lalayasan naman ako ng aking anak. Anong gagawin ko, Ate Norma? Alam mo, Gardo, may caller tayo dito. Si Mahalia Mendez. At meron din siyang problema tungkol sa pagpapakasal. Ate Norma. Hello, Ate Norma. Alam mo, ang aking minamahal ay pipilitin kong magpakasal sa iba. Aba, eh bakit mo naman gagawin ng ganon? Sira ka ba? Eh, hindi ko po kasi alam kung anong aking gagawin. Aba, edi pumasok ka sa mental. Yun ang ginagawa ng mga sira. Hindi naman ako sira. Ay, ibig ko sabihin kasi, kung hindi po magpakasal ang lalaking ito sa iba, ay makukuha ko ang aking gusto. At ano naman yung gusto mo? Ang talagang gusto ko ay mapatalsik siya sa kanyang trabaho para ako ang pumalik sa kanyang pwesto nang sa ganun, bongga ang aking career. Namang problema ka ba o nagyayabang, Mahalia? Hindi po. Kasi, alam nyo, kapag napatalsik siya ay makakasira-sira ang kanyang buhay. Pero para hindi ko naman kayang gawin yun dahil mahal ko nga siya. Ano pong pipiliin ko, Ate Norma? Career o puso? Puso o career? Ate Norma. Ate Norma. Sorry, nag-CR ako eh. Pero nakikinig daw si Gardo Bersosa sa'yo, Mahalia Mendez. Come in, Gardo. Ang masasabi ko lang, yung career-career na yan, ang dami niyan. Ang dami makikita natin yan. Pero yung mamahalin ng puso, naku, napakahirap matagpuan yan. Pero ang ganitong pagkakataon ay minsan lamang dumarating. Baka hindi na bumalik na muli ang ganitong oportunidad. It's such a rare opportunity. Pero yung makakita ka ng isang mamahalin, hindi pa mas rare yun? Ay nako, ang sweet niyo naman, Gardo, Mahalia. At hindi pa kayo nagkikita niyan, ha? I'm sure, kung makikita kayo, it will be love at first sight. Immoral! Gusto ba natin ang isang immoral na barangay captain? Yay! Alam mo, simple lang naman ang solusyon sa problema mo, Sixto. Nag-take home ka ng isang babae, pwes, pangatawanan mo! Pakasalan mo siya! Kung hindi naman, mag-resign ka! O ano ngayon mamili ka? Kwarta o kahon? Kwarta! Ay, ibig sabihin eh, bakit ko pakakasalan yan? Ay, wala naman nangyari sa amin! Wala! Paano mo, wala nangyari sa atin? Meron nga, sinong may gawa dito sa hacking ko? Tapos ito naman dito, tapos... Tama na yan! Ay, malaswa na yan! Hoy! Ano? Pag hindi mo siya pinakasalan, ikaw ay isang immoral na tao. Wala kang respeto sa mga kababaihan. Wala kang respeto sa karangalan at magandang pangalan na pinangangalagaan ng bawat babaeng Pilipino. At kailangan eh, mag-resign ka! Hindi ba, mga Santo Immaculadians? Oh! Teka muna, ay hindi sang-ayon sa kanyang aking anak eh. At kung ako naman ay lalayasan ng aking anak, para lamang isalba ang posisyon ko bilang barangay captain, ay wag na laang. Iyong-iyo na ang posisyon ng barangay captain, presyosa. Sandali. Huling offer ito. Offer good while supply last. Mag-isip ka. Itatayo mo ang karangalan ng babaeng ito sa pamamagitan ng kasal o mag-resign ka. Nota. Anong nota? Nota. None of the above. Ibig ko sabihin eh, bakit ako magpapakasal diyan? Wala naman nangyari sa amin. At saka, therefore, hindi ako mag-re-resign. Hindi ko pakakasalan yan. At hindi ako mag-re-resign dahil
dahil... Hindi ka magre-resign! Pwes! Basta hindi ako magre-resign! Ha! Ganon! Pwes, Diwata! Simulan na ang ating kampanya laban dito sa lalaking to na mga kababaihan ng Barangay Santa Imaculada! Ginagawa mo dito. Lagda, sumali na kayong lahat ng mapatalsik natin. Sige na, pirma na kayo sa Lagda. Oo, mamaya na, papirmahin mo muna sila dyan. O, ano kayo? Sige lang, ayan. Para mapatalsik na to. And now, for your listening pleasure. Habang nagperma-perma kayong lahat, ako naman magkanta-kanta sa inyo. A song from me! Daddy, do you please our favorite song? And it's what gives me all the fun. And baby, do you miss me? Now that you're gone. Ay! Wala na kayo! Sandali! Ay! Daddy, do you please my favorite song? Manggang ilaw, ginis ang baguong, sukat bawang sausawan ng sitsaron. Taba ng talangka, inihaw na tahong, sigurado ka bang walang red tide ngayon? Saang bansa ka nakarating?